repolyo, malaki, maganda, at makinis. Alam niyo ba, ang pagtatanim ng repolyo ay isang paraan ito para makatipid sa gastusin. Dahil sa sobrang mahal ito sa merkado, at the same time, pwede ka din kumita kapag nagagawa mo ang pagtatanim. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang mga idea na pwede ninyong gawin. Na kahit busy ka o tambay ka man at kahit wala kang malaking lupain, magagawa mo rin ang pagtatanim ng repolyo. Dahil ang ipapakita kong idea ay pwede magtanim kahit sa bahay ng gamit ang container, plastic, sako at iba pa na pwede ninyo mapagtaniman. Bago ko umpisaan ang pagtuturo, ipapakita ko lang sa inyo ang 18 health benefits of cabbage na makukuha mo kapag kumakain ka nito tulad ng... Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano magtanim at mag-alaga ng repolyo. Ang unang gawin, dapat mo itong malaman. Ang repolyo, nabubuhay ito kahit saang bansa. Kaya nagkaroon tayo ng repolyo sa Pilipinas. Ang repolyo, nabubuhay ito sa malamig na lugar, mula 18 to 20 degrees Celsius. Para sa lugar na hindi malamig, huwag kayong mag-alala at pwede pa rin kayong magtanim ng repolyo. At mamaya, malalaman mo ito kung paano. Ang ipapakita kong idea ngayon ay kung paano magtanim sa container, plastic, sako at iba pa. Para lahat makapagtanim na kahit sa bahay lang. Ang unang paraan para tayo makapagsimula ay kailangan natin magpunla ng buto ng repolyo. Pwede naman ito direct tanim, kaya lang hindi lahat ay tutubo. Ang kagandahan lang, kapag pinupunla mo ang buto, malalaman mo halin ang tumutubo. Pangalawa, kapag tumutubo na ito at pwede kang mamili ng magandang seedlings. Ang unang paraan, pwede kayong gagamit ng baso na plastic at butasan nyo ito para hindi mag-stop ang tubig tuwing dinidiligan ninyo ang seedlings. Lagyan nyo lang ng magandang lupa para maganda din ang tubo ng seedlings. Sa bawat baso, lagyan mo lang ng 2 buto para meron itong reserba kapag hindi tumutubo ang iba. Pagkatapos diligan mo ito, takpan ng konting lupa o rice hull para mag-moist ang buto. Ilagay lang ito sa maliwanag na area para mas mabilis itong mag-germinate. Ang buto ng repolyo, available ito sa Agriculture Supply at available din ito sa Lazada at Shopee. After 3 weeks, ganito ng kalaki at malapad na ang dahon. Ngayon naman ay gagamit tayo ng plastic at i-prepare na natin ang paglipatan. Maglagay lang kayo ng lupa na kalahati sa plastic na tama-tama lang ang dami. Dapat ang lupa niyong ginamit ay mataba, buwagag at malambot para maganda ang tubo. Pero kung wala kayong magandang lupa, pwede kayo bumili sa Garden Shop, Lazada at Shopee. Ang magandang lupa na pwede ninyo pagpilian tulad ng Garden Mix Soil, Loam Soil at Potting Mix. Pagkatapos niyong maglagay at ilagay niyo ito sa masinagan ng araw. Pagkatapos, diligan mo lang para mabasa ang lupa. Pero huwag niyong kalimutan butasan ang puwit ng plastic para tuwing nagdilig kayo ay madrain ang tubig para hindi ma-stuck. Sa edad na 3 weeks mula sa pagpunla ay pwede na ito ilipat sa permanenteng taniman. Sa paglipat ng seedlings, ito ay dahan-dahan niyo tatanggalin sa plastic na hindi maputol ang kanyang ugat. Pagkatapos maglipat, kailangan niyo itong diligan para mas mabilis itong mabuhay. After 1 month, ganito na kalaki, malapad na ang dahon, mabilis siyang lumaki kasi mataba ang lupa. After 2 months, sobrang laki na niya at malapad na ang dahon, green na green, sobrang taba na din. Ang repolyo na ito dahil mataba na, optional na lang ang pag-apply ng fertilizer. Pwede ka hindi mag-apply ng fertilizer at pwede din mag-apply. Kung applyan mo ito ng fertilizer, I suggest is organic fertilizer para manatili ang taba ng lupa. Ang paglagay ng organic fertilizer, ipatong lang ito sa ibabaw at ikalat ito doon sa puno. Organic fertilizer ay makukuha ninyo ito sa compost at dumi ng hayop tulad ng kalabaw, baka, kambing at manok. Pero kung wala kayo niyan ay pwede kayo bumili sa Lazada at Shopee. Pagkatapos mag-apply ng organic fertilizer, kailangan mo itong diligan agad para ma-absorb agad ang kanyang nutrients. Sa ganitong edad, kailangan nyo itong diligan every 5 to 7 days para masuportahan ang kanyang paglaki. After 75 days, ganito na kalaki, sa ganitong edad pwede ninyo linisin, tanggalin ang lumang dahon na nanilaw. Hindi na ito inaplayan ng insecticide dahil nasa bakuran na ng bahay, so bihira lang ito atakihin ng mga insekto. Kahit malaki na ito, huwag niyong kalimutan diligan kasi kailangan pa rin nila ang tubig para sila ay mabuhay. So gawin pa rin niyo ang regular na pagdilig every 5 to 7 days, depende sa lupa kung natutuyo na, diligan niyo agad. Ito ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano mabuhay ang repolyo na kahit mainit. Maraming bansa ang hindi malamig pero nagawa nila ng paraan kung paano sila magtanim ng repolyo. Ang ginawa nila ay nagtayo lang sila ng greenhouse. Ang greenhouse ay malaking tulong ito lalo na kung mainit ang area.
Ang init ng araw ay tatama lang ito sa bubong ng greenhouse, kaya nakontrol ang init ito. Pero yung iba ay naglagay ng aircon sa greenhouse para sigurado ang lamig. Pero dito sa Pilipinas, hindi lahat ng lugar ay malamig, kaya kailangan nyo maglagay ng greenhouse. Pero kung wala kayong budget, ang gagawin na lang ninyo ay itapat ninyo sa buwan ng taglamig mula Oktubre hanggang Enero. Kung sa lugar ninyo ay wala pang nagtanim ng repolyo, pero kung napanood mo ang video ito, subukan mong gawin. Malay mo maging successful. After 3 months, ganito na siya kalaki. Ito yung time na pwede na mag-harvest sa loob ng 3 months. Ang harvesting time nito is 85 to 100 days. Depende ito sa pagtubo. Yung iba maliliit, yung iba sobrang laki na. So pwede na mag-harvest.